Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. Today is March 17, 2021. Kung first time po sa aking channel, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. At kung hindi nyo pa po nagagawa, pa-click din po yung notification bell, yung like at share buttons. At huwag nyo rin po kalimutan i-follow po ako sa mga social media accounts na dyan po. Meron po ako Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. At huwag nyo rin po kalimutan mga kaibigan, no, share po yung ating mga replays, no. So every morning po, no, every morning tayo po nag-ina-upload po natin, nila live natin ngayon para sa mga tao na hindi nakakapanood pag gabi, para po sa kanila yon. So pa-share na rin po yun, no, para malaman din po ng ibang tao kung ano po yung pinag-uusapan natin dito. Tayo po muna ay magpapa-shoutout sa ating walang humpay na supporter, no, na si Wonderfully Made. Ay, si Wonderfully Made po ay isang gift shop, okay? At siya po ay gumagawa ng mga customized gift items para sa ating mga minamahal sa buhay. Pwede niyo po siyang kontakin sa kanyang Facebook page para magpagawa ng mga ganitong klaseng bagay tulad nitong codals. So, may nagregalo ng codals. Sarap-sarap naman yan. Tsaka ano sa mga troll na nandito, no, na hindi masyado nakakaintindi ng batas, basa ka basa rin kayo, bili kayo niya, no, kay Wonderfully Made. Ayan. Nagpapagawa rin, nagko-customize din siya ng mga ganito, wine mugs, ito na ano ba to? Moon lamps. Ayan, wine mugs ulit with tea. Ayan, mga ganyan, no. Kino-customize niya yan at ipapadala sa inyo mga minamahal sa buhay para po kayo ay para ma-enjoy naman nila, no. At ma-appreciate niyo naman sila. So, kung gusto niyo pong umorder ng mga ganyang klase mga pangregalo, kontakin niyo lang po si Wonderfully Made sa kanyang Facebook page at kontakin niyo rin po siya sa kanyang Instagram page. Hanapin niyo lang po sa pamamagitan ng pagtatype ng @wonderfullymade.ph sa search bar. Ayan. Kanina po, binalita po ng Manila Times. Okay. Judge who freed journalist and trade unionist red-tagged. Okay. A tarpaulin red-tagging a judge was displayed in Mandaluyong City after she ordered the dismissal of illegal possession and explosive charges against a journalist and a trade unionist. Ano po yung red tagging tarpaulin na yan? Ito po yun, mga kaibigan. Ito po yung tarp na yan. Ang sabi, maraming salamat Judge Monique Kisumbing Ignacio, RTC 209 Mandaluyong City, sa mabilis na paglaya ng kasama nating Lady Anselm at Rodrigo Esparago. Tuloy ang laban, mabuhay mula sa... Ayan. Nakikita nyo naman yung mga logo na yan. So, hindi ko na masyadong papansinin yan. So, ang balita ngayon, ang propagandang kumakalat, mga kaibigan. Any red tag daw yung judge. Ito pong si Lady Anselm at si Rodrigo Esparago. Sila po yung hinuli nung December 10. Nung, what do you call this? Human Rights 7. Okay, HR 7. Sila po yung hinuli last year, December 10, nung Human Rights Day. Nakitaan po sila, no, nung sila po yung hinuli, nakitaan po sila ng high-powered guns at explosives sa kanilang mga tahanan. Okay, nakitaan po sila. Ngayon, mga kaibigan, ano pong nangyari? Napalaya po kasi sila. Bakit po sila napalaya? Ikukwento ko po sa inyo. Illegal possession of firearms, raps, junked versus journalist and unionist. Ano po kasing nangyari? Ito po yung balita din ng Manila Times. February 6 po nangyari yan. Nung pinalaya po sila, napag-usapan po natin sa isang vlog. Pero reviewin po natin. Ano po nangyari? The court ruled the search warrant null and void, and the 4 hand grenades, 4 pistols, and others to be suppressed, excluded, and expunged from the records of instant cases and other evidence like laptops and cell phones as inadmissible evidence. Ano pong nangyari, mga kaibigan? Ito po kasi, nabigyan po kasi ang ating kapulisan ng search warrant galing po kay Judge Villavert. Okay? Iba pa pong judge yon.
galing po kay Judge Villavert. Si Judge Villavert po, nakakita ng probable cause, pinakitaan po siya ng ebidensya ng ating kapulisan, in-interview niya ang mga witnesses, nakita niya mga ebidensya, at na, habang pinag-aaralan niya ito, no, si Judge Villavert, ano pong sinabi niya? Sige, nakitaan ko ito ng probable cause, sige, pipirmahan ko yung search warrant, puntahan nyo, arestuhin nyo. Pag nakitaan nyo. Okay? So, pumunta ngayon, nabigyan ng search warrant, inaresto yung dalawa, si Lady Ann Salem, at saka si Rodrigo Esparago. May kasama pa silang lima. Pito silang lahat eh, in total. So, nakitaan. Kinuha. Kinuha yung mga baril, kinuha yung mga granada, kinuha yung mga cellphone, laptops, etc. Eh, coach, may search warrant naman. Bakit binawi? Okay, bakit binawi? Bakit dineclare na null and void yung search warrant? Ano pong nangyari, mga kaibigan? Nagkamali po ang ating kapulisan. The court reminded the police that they cannot seize items not described or listed in the search warrant. Ibig sabihin, yung mga sumobra yung kanilang kinuha. Kinuha, sumobra yung kanilang kinuha. Hindi sila hindi nila kinuha yung mga bagay na dapat ay nandun lamang sa search warrant. Kaya ngayon, mga kaibigan, dahil dyan, yung mga nakuhang ebidensya, yung granada, yung baril, yung mga conversation sa cellphone, yung mga kwentuhan sa messenger, lahat ng yon, kung merong video, kung merong picture, lahat ng yon, eh hindi na pwedeng tanggapin as ebidensya. Kasi nagkamali ang ating kapulisan. Mga kaibigan, tanggapin po natin yan. Tanggapin po natin yan. Judge siya eh. Wala tayong magagawa doon. At siya yung nagbabasa niyan. Siya yung nagbabasa. So the police seized 3 laptops, 5 different cell phones, among others, but the warrant of arrest only ordered the seizure of 1 laptop and a cell phone. Doon lang nagkatalo. Doon lang nagkatalo. So, the court dismissed the case on the ground of its being vague. Okay. Also, mga kaibigan, nung ginawa po natin yung vlog na yun, no, lalagay ko yung description, lalagay ko yung link nun sa description sa baba. Nung nagawa po natin yung vlog na yun, nalaman din po natin na yung mga witnesses po ay hindi consistent sa kanilang mga statement. So, ayun na nga. Sayang po. Di ba? Nakakainis. Nandun na yung ebidensya. Ngayon, hindi pwedeng tanggapin. Dahil may kabalbalang ginawa ang ating kapulisan. Ngayon, sabihin na natin na it's a failure of the police, it's the failure of the judge, what have you. Fact is fact. Ito na yung kailangan natin ngayon tanggapin. Okay? Na na-dismiss yung kanilang kaso. Pero yung lima, tuloy pa rin. Ongoing yung kaso nila. Yun, itong sa dalawa lang. So, ito nang problema natin ngayon, mga kaibigan. Nung napalaya itong dalawa na to, ano nangyari? May lumabas na nga na ganitong tarpaulin. Sabi ng Manila Times, sa Mandaluyong City raw ito nakita. Ayan, sa Mandaluyong City. Ni-red tag daw yung judge. Judge Monique Kisumbing Ignacio of the Mandaluyong Regional Trial Court Branch 209 was pictured in a tarpaulin on Shaw Boulevard corner EDSA in Mandaluyong where she was congratulated for freeing Manila Today's editor Lady Ann Salem and Rodrigo Esparago. The apparent taunt was condemned by lawmakers and organizations. Ayan. The fake congratulatory tarp does not deceive us and many others aware of red tagging. Ayan, ito na ngayon na naman yung drama nila. May red tagging na naman na nagaganap.
mga kapulisan natin ang gumawa nito. Kapulisan natin ang gumawa nito, mga kaibigan. Kapulisan ang gumawa natin yan. Peke yan. Hindi gagawa ng ganyan ng mga aktivista at makakaliwang grupo. Ay talaga. But anyway, namiya natin pag-usapan yan. Ito ngayon ang reaction ng mga makakaliwang grupo. Ferdinand Gaite ng Bayan Muna. Ano sabi niya? Okay. After PNP's attempt to profile HR lawyers or human rights lawyers, HR kasi, pag HR, unang papasok sa isip ko, human resources eh. Pero human rights po yan. Human rights lawyers, now we're seeing harassment versus judges who expose their flawed searches. O, kapulisan daw ang gumawa ng ganyan tarp. Bakit? Kasi in-expose daw ni Judge Kisumbing Ignacio ang kapalpakan ng pulisya na bigyan na napatawa ng pekeng kaso ang mga aktivista. Ayan. Yan ang mga sinasabi nila palagi. Diba? Yan ang ano, yung nangyari. Kasalanan ng pulis yan kasi pinatawa nila ng pekeng kaso. Itong mga dalawang aktivista na to na wala namang ginagawa. Ah, sige. Sige. Panindigan nyo yan. Yan po si Gaite. Siyempre, pagtatanggol niya. Siyempre, mag-iingay yan sa ganyan. O, tuloy pa natin. Ito pa. Itong dalawang mukong na to. Ayan, o. Ay, naku. Si Colmenares. Tsaka si Zarate. Ayan, o. Zarate. Anong sabi nila? Umpisa natin kay Zarate. This attack. O, ina-atake daw ngayon si Judge Ignacio. This attack on Judge Ignacio is clearly part of the continuing red tagging and vilification campaign against critical journalists like IC Salem and activists like union organizer Rodrigo Esparago, who were cleared by the court of the trumped up charges filed by state forces. Ah, di ba? Sabi sa inyo, ulit lang yung retorika nila eh. Ah, di ba? Pineke yung mga charges. Nahuli ni Judge Judge Ignacio. Napalaya sila. Pulis ang may gawa nito. Pulis ang may gawa ng tarp na to. Oh, sige. Ang problema. May karapatan kayong sabihin yan. Ito naman sabi ni ano, ni hindi ko mabasa eh. But alam niyo na, nababasa niyo naman yung sinabi ni James Joseph Bardos sa ilalim. Ayan. This situation under President Duterte is vastly substantially different from other administrations. O, sobrang sama daw. Ibang-iba daw ang sistema ni President Duterte. To ibang-iba ho talaga. Kasi ngayon lang, almost nauubos na ang numero ng NPA. Ibang-iba talaga. So, sabi, the Supreme Court cannot treat these raging attacks against the legal profession, the judiciary, and human rights as ordinary times. We ask for a more proactive Supreme Court that will assert its independence and duty to protect the judiciary, the legal profession, and constitutional rights. Ah, napagandang ano, napagandang painggan. Akala mo, totoo. Akala mo may bahid ng katotohanan. Eh, wala. Sinungalingan lang pala. Ang kapal na mamuha na itong mga mukong na ito. Paano nila masasabi na agagawa ng pulis yan? Ito yung sinabi ni Colmenares na inaatake daw ng PNP yung ating mga abogado. Di ba sinabi rin ng flag yan? Pinag-usapan natin yan isang beses eh. Sabi ng flag na kay Chel Jokno naman, ganun din daw. Yung mga kapulisan daw natin, pinapatay ang mga abogado. Eh, nag-meeting nga sila kanina lang. Or kahapon, if I'm not mistaken. Nag-meeting sila, March 16, kahapon lang. Kaso mali yung spelling ng 2021, no? 2921. Napakatagal na pala nangyari. In the future, nag-time travel ang ano, IBP. But anyway, ito ang statement ng IBP.
The PNP and IBP recognize that policemen and lawyers are key pillars of the criminal justice system. Hence, they would be more effective and efficient if they work together to ensure that due process is observed and that the rule of law prevails. Oh, ano ngayon naman sabi nyo dyan, Colmenares? Ano ngayon naman sabi nyo dyan, Sarate? Ano ngayon naman sabi nyo dyan, Gaite? Ang ating kapulisan at ang ating mga abogado ay ngayon nagtutulungan sila para masupil kayo. Para masupil ang grupo nyo. The PNP leadership, galing po ito sa IBP, ha? Hindi po ito galing sa PNP. The PNP leadership does not sanction or tolerate the use of unnecessary or unreasonable force, illegal or questionable methods, or abuse of authority in pursuing its mandate to enforce the law and maintain peace and order. It shall hold accountable the discipline any police officer or employee who acts in violation of the Constitution, law, or regulation. Nagtutulungan na nga yung IBP tsaka PNP. Sasabihin nyo, attack on the legal profession? Attack on our judges? Eh kung hindi naman pala ang kakapal ng mga mukha nyo, Zarate, Colmenares at Gaite, sampu ng mga kasama nyo sa Makabayan Block, nung si Judge Villavert ang naglabas ng search warrant, gusto nyo ipa-imbestiga, di ba? Ang kakapal ng mga mukha nyo. December 16, the Makabayan Block in the House of Representatives has filed a resolution which seeks to look into the irregular issuance of search warrants that resulted in the arrest of the and filing of trumped-up charges against red-tagged activists and members of the progressive organizations. So, sino ang umatake? Sino ang tunay na umaatake sa ating justice system? Sagot. Ha? Colmenares? Zarate? Gaite? Kulyamat? Sino ba? Castro? Sino pa yung isa yung sa Gabriela? I forgot her name. Ang kapal ng mukha nitong Makabayan Block na to eh. Nakakapal ng mukha nyo, Makabayan Block. The Coalition on Tuesday filed House Resolution 1427 urging the House Justice Committee to conduct an investigation in aid of legislation on the warrants issued by Quezon City Regional Trial Court Judge Ceciline Burgos Villavert against activist Brosas. Ayan, si Arlene Brosas. Ikaw, James, ha? Si Arlene Brosas. Ang kakapal nitong mga to eh. Nung yung judge pumabor sa kanila at ginanon, let's say, hindi natin alam kung sino gumawa nito eh. Sila lang naman ang nagsasabing PNP ang gumawa niyan. Hindi natin alam kung sino gumawa niyan. Pero nung yung judge na nagpalaya kay Lady Anselm at kay Rodrigo Esparago ay ginawa ng ganito, anong sinabi nila? Inaatake na ang ating justice system. Inaatake na ang ating mga huwes. Inaatake na ang ating mga abogado. Etong si Flag naglabas ng fake news na mas maraming parang namatay ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte na ng mga abogado kumpara nung panahon ni Noynoy. Ngayon daw 61. Noon, panahon ni Noynoy, isa lang. O, alam natin yan, napag-aralan natin yan ng isang beses. Yung 61 na yon, lahat ng klaseng pagpatay sa mga abogado isinama nila dun. 15 lang ang related sa drugs. Oh, 15 lang ang related sa drugs. Nung panahon ni Pinoy, sabi ng Flag, ng grupo ni Chel Jokno, iisa lang daw ang namatay na abogado in the line of duty. Pero ang totoo pala, 38. Ang sisinungaling nitong mga 'to eh. Nung yung judge ay pumabor sa kanila at inatake
ng kung sino man, hindi natin alam kung PNP to, hindi natin alam, baka sila-sila rin yan para lang gumawa ng ingay para sa 2022, kunyari pabiktima na naman sila. Nag-ingay ito si Gaite, nag-ingay si Bayan Muna, si Bayan Representative Bayan Muna party list pala, Zarate at si Colmenares. Nag-ingay silang lahat, sabi inaatake ang ating judicial system, inaatake ang ating mga abogado. Pero nung naglabas ng mga search warrant ang ating mga, ang isang huwes na si Judge Villavert, anong unang-unang ginawa ng makabayan block? Hindi pwede yan, kailangan siyang kasuhan. Kailangan tanggalin yan si Judge Villavert kasi isa siyang warrant, a search warrant factory. Sino umatok? Sino ang tunay na umaatake sa justice system natin? May, Diyos ko. Agree ako kay Louie. Sila-sila rin yan. Gumawa lang sila ng ingay. Sila-sila rin yan. Buti na lang yung DND, Department of National Defense, sinuportahan nila si Judge Villavert. The Department of National Defense gives its full support to Judge Cecilyn Burgos Villavert in the face of the Makabayan Bloc's baseless accusations. Ang weird eh. At ganun? Ganun talaga? Sige, sabihin nila, mga PNP ang umaatake sa ating justice system, which doesn't make sense. It doesn't make sense. Hindi lang nila hinaharas, hindi lang nila hinaras si Judge Villavert. Okay, hindi lang nila hinaras si Judge Villavert, pero inatake mismo nila ang ating judicial system. Sa pamamaraan nila ginawa 'yan, pinagkakalat nila na hindi raw epektibo ang ating Philippine justice system para tugunan ang mga krimen or mga krimen laban sa ating human rights. Kanina lang po ito ni-report, March 17, 2021. Sa News 5 po ito. Human rights, domestic remedies not effective to improve human rights situation in the Philippines. Galing daw ito sa isang report, sabi ni News 5. Ngayon mga kaibigan, ano pong sinabi ni News 5? In a report made by Investigate PH, an alliance of rights advocates, military and police forces abuses have become institutionalized. Ibig sabihin naging parte na ng pulisiya ng ating kapulisan ang pang-aabuso sa human rights ng ating human rights. After the government created the Anti-Insurgency Task Force and passed the Anti-Terrorism Law. Pagkatapos doon ipinasa ang Anti-Terror Act at nagkaroon tayo ng NTF-LCAC, naging parte na daw ng institusyon ng ating kapulisan at militar ang abusuhin ng karapatan ng ating ng bawat Pilipino. Tindi, di ba? Ang tindi. Mga kaibigan, etong problema dyan. Akala yata ng News 5, walang titingin sa mga sinasabi nila. Okay? Hinahanap ko to si Investigate PH. Hinahanap ko po yan. Etong nakita ko tungkol dyan. Meron po siyang website. Ito po si Investigate PH. Ang sabi po ni Investigate PH, ano daw sila? Okay? The Philippines is in a human rights crisis. Investigate PH is an initiative of peoples from all over the world concerned about the state of human rights in the Philippines. We are currently holding independent investigations on the human rights violations in the country to further substantiate the landmark June 2020 report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Philippine rights situation. So ito po si Investigate PH na binild up ni News 5. Ayan, si News 5 po ang nag-build up dyan.
Mga kaibigan, dito pa lang sa kanilang paunang page, sa kanilang website. Makikita nyo to. Sino yan? Si Gaite po yan. Si Gaite po yan. So, sino si Investigate PH? Eto po, si Investigate PH ay isang grupo na sila-sila rin ang gumawa. Isang website na sila-sila rin ang gumawa. Yung grupo ng mga kaliwa. Na binigyan ng, na binild up ni News 5 na parang credible source of information pagdating sa human rights abuses. Tingnan niyo yung kalokohan nitong mga to. Ano ang sinabi ng Investigate PH na ine-endorso ni Ferdinand Gaite? Okay. I think one of the key findings of this report is that the domestic remedies currently are not adequate. Hindi raw sapat ang ating judicial system. Hindi raw sapat ang ating mga juez. Hindi raw sapat ang ating mga korte para solusyonan o remedyohan ang problema sa pag quote unquote paglala ng pang-aabuso sa karapatang pantao. From everything we have seen, especially with the rise of red tagging, the rise in attacks, the rise in the use of the anti-terror law, the approach of the government is not to preserve human rights, but actually to try to repress anybody asking for human rights and to make it almost impossible for them to get any remedy. Yun po ang sinabi ni Investigate PH. Ngayon, mga kaibigan, hindi naman po kasi tayo pwedeng bumase lang sa larawan, di ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na dahil nandyan lang si Ferdinand Gaite, eh baka komunista itong mga ito. So nagkalkal pa ako ng kaunti. Tinignan ko po yung kanilang mga endorsers. Siyempre po, yung mga endorsers, sila yung mga taong bumubuhay sa Investigate PH. Yan, ito po yung kanilang mga endorsers. Yan, marami po dyan. Ayan, marami po yan. May mga tao, may mga individuals, at may mga organisasyon. Nandyan po si Hannah Newman. Naalala niyo po si Hannah Newman? Yung nagpunta sa EU at sinabing tanggalan tayo ng pribilehiyo sa EU? Siya po yun, si Hannah Newman. Nandyan siya, kasama siya sa mga endorsers. Okay? Karamihan foreigners eh. Okay? Pero dito po ako tumutok, no? Dito ako tumutok sa mga groups, sa mga organizations. Mga kaibigan, para po ma-research ko itong mga grupo na ito, pumunta po ako sa website ng ILPS. Ilang beses na po natin napag-usapan po si ILPS. Ito po si ILPS. Si ILPS po ay ang website ng ang international website ng CPP o Communist Party of the Philippines. Paano ko po nasabi na ito po ay isang Communist Party of the Philippines website? Dahil po dito. Ang chairperson emeritus po nito ay si Joma Sison mismo. Siya po ang nagtatag nito noong 2001. Siya po ang nagtatag nitong grupo na to noong 2001. Ngayon po, iba na po ang chairperson. Okay? Pero ang chairperson emeritus, ibig sabihin siya yung founder slash highest level dun sa grupo na to ng ILPS ay si Joma Sison. Anything related kay Joma Sison, lahat ng basta bukang bibig niyan, CPP, NPA, NDF ang ano niyan, ang ibubuka niyan. Sigurado. So, meron po kasi mga grupo ito eh. May mga members itong ILPS na to na galing sa ibang bansa. So, tiningnan ko po yan. Okay? Ito po yung mga members niyan. Marami po yan. Mga organizations po yan abroad. So, tiningnan ko po ito, yung kaninang organizations na endorsers daw nitong Investigate PH. Tiningnan ko po siya. May nakita po akong dalawang interesting
Ito po, si Ontario Committee for Human Rights in the Philippines. Yan. Miyembro po siya ng ILPS. Ayan o. Ontario Committee for Human Rights in the Philippines. Miyembro siya ng ILPS. Itong endorser na ito ni Investigate PH na binibida ngayon ni News 5 ay miyembro ng ILPS na hinahawakan ni Joma Season. Alin pa? Sinong grupo pa? Dalawa yung nakita ko eh. Canada-Philippine Solidarity for Human Rights. Miyembro din po ito ng ILPS. Endorser ba siya ng Investigate PH? Yes, endorser siya ng Investigate PH. Ayan o. Endorsers. Canada-Philippine Solidarity for Human Rights. So, ano pong ibig sabihin niyan, mga kaibigan? Ibig sabihin po niyan, ito pong si Investigate PH ay naiimpluwensyahan o kung hindi man po naiimpluwensyahan, ito po ay binubuo ng mga miyembro ng CPP. Dito pa lang eh. Clue na to eh. Si Gaite. Clue na yan. Pero syempre, hindi tayo maniniwala sa picture-picture lang. Kailangan tingnan natin kung sino yung sumusuporta. Although, dito sa list of endorsers, itong dalawa lang naman yung lumabas na miyembro ng ILPS. Diyan, ILPS po yan. Hindi pa rin po natin matatanggal ang impluwensya nitong dalawang grupo na to sa Investigate PH. Malay ho natin yung ibang miyembro niyan ay yung ibang mga endorsers, quote unquote, ay kung hindi fake, ay kung totoo mang may organisasyon ganyan, ay left-leaning. Or mga komunista din, galing sa ibang bansa. Kasi ito, totoo naman si Hannah Newman eh. Hindi naman fake na tao si Hannah Newman. Pero, alam natin ang killing niyan. Alam natin ang politika niyan. So, itong si News 5, binigyan nila ng plataforma si Investigate PH, binida nila sa kanilang article kanina. Ang sabi ni Investigate PH, hindi raw sapat ang ating mga huwes, hindi raw sapat ang ating hudikatura, hindi raw sapat ang ating mga korte para pigilan ang pang-aabuso ng ating militar at kapulisan sa mga Pilipino. Hindi raw sapat. Pero mga kaibigan, napag-usapan po natin ito kahapon. Ito po yung press release ng Korte Suprema tungkol sa pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Napag-usapan po natin ito kagabi. Hindi ho ba napag-usapan po natin kagabi na binasura ang petisyon nila Pangilinan et al. Okay? Nila Pangilinan, nila Drilon, Aquino, Ontivirus, si De Lima, sino ba ba? Si Trililing. Yan. Binasura yung petisyon nila na bawiin yung pag-alis natin sa ICC. Okay. Isa pong dahilan dyan ay dahil ang Pangulo daw ang chief architect ng ating foreign policies. Okay. Pero meron po akong hindi masyadong natutukan kahapon. Ito po yun. The decision noted that in this case, there were provisions in a prior law, Republic Act 9851, which were amended by the Rome Statute. Ano pong ibig sabihin? Nung sumali po tayo sa Rome Statute, meron na po tayong batas, Republic Act number 9851. Ito pong batas na ito, Republic Act 9851, is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity
organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ibig pong sabihin, mga kaibigan, bago pa po tayo sumali sa International Criminal Court, eh meron na po tayong batas na nire-recognize po na ang genocide at ang crimes against humanity ay mga krimen sa ating bansa mismo. At pwede po nating sampahan ng kaso ang mga tiwaling politiko, tiwaling leader na lalabag sa batas na ito. Ibig sabihin, autonomous po tayo. We are self-regulating. Ibig sabihin, kaya po nating bantayan ang ating sarili. Itong batas na po na ito ay napirmahan noong July 27, 2009 pa, bago pa tayo sumali sa ICC noong 2011. So, News 5, kung meron po ditong nanonood na galing ng News 5, no? News 5, binida nyo itong si Investigate PH. Hindi nyo man lang chinek yung background nila. Hindi nyo man lang chinek yung kanilang sinasabi. Bakit? Dahil ang sinabi po ng ating Korte Suprema mismo, number one, presidente ang merong karapatan na bumuo ng ating foreign policy. Pangalawa, meron na tayong batas na nagpaparusa sa crimes against humanity dito mismo sa ating bansa. Pangalawa, pangatlo, the court also noted that the judiciary has enough powers to protect human rights. So, News 5, babalik ko sa inyo yung tanong, News 5. Huwag niyong sabihin sa akin na binalita niyo lang ito. Kasi, bilang tagapagbalita, responsibilidad niyong gawin ang due diligence. Ibig sabihin, imbestigahan ang inyong mga sources. Tulad ni Investigate PH. Responsibilidad niyo na mag-due diligence, imbestigahan ang inyong mga sources tulad ni Investigate PH. Kung tunay ang kanilang sinasabi. Dahil, Diyos ko, kukontra sa inyo ang Korte Suprema. Kahapon lang din to. Supreme Court of the Philippines Public Information Office. Ang sinabi ng Korte Suprema, kaya namin. Kaya namin protektahan ang human rights ng bawat Pilipino. Tapos, News 5, ibabalita nyo na hindi kaya. Ang hinighlight nyo, News 5, yung kasinungalingan ng mga kaliwang grupo. So ngayon, mga kaibigan, sino ang tunay na umaatake sa ating hudikatura? Maraming salamat, Ma'am Romana Kirit, sa inyo pong super chat. Shoutout po sa inyo. Sino ngayon ang umaatake sa ating hudikatura? Makabayan Black, nung naglabas ng mga search warrant, si Judge Villavert. Si Investigate PH, na sinasabing hindi kaya ng ating hudikatura na protektahan ng karapatang pantao ng bawat Pilipino. Kahit sinabi na mismo ng Korte Suprema na kaya nilang protektahan ng human rights at meron tayong batas na magsasabi na kaya natin protect na criminalized o isang act of isang krimen ang crimes against humanity at genocide sa Pilipinas. Sino ngayon ang tunay na naninira ng sistema? Sino ang tunay na naninira? Ha? Ferdinand Gaite. Ha? Grupo nyo yun eh. Kayo-kayo yung sumisira sa sistema. Ferdinand Gaite. Okay? Carlos Zarate. Nery Colmenares. Sino ba yung iba? Yung, again, Eufemia Culyamat. Franz Castro. Sara Elago. Arlene Brosas. Yan yung grupo nyo. Kayo-kayo. Kayo-kayo ang sumisira sa sistema ng Pilipinas. Lalo na pagdating sa human rights.
At ito, itong tarpaulin na to, hindi natin alam kung sino ang tunay na gumawa niyan. Alam nyo naman po, mga kaibigan, kung ang kapulisan po natin ang gagawa niyan, edi maglalagay sila ng logo nila. Ilang beses na nangyari yan, di ba? Kung NTF-ELCAC ang gagawa niyan, maglalagay sila ng logo nila. Kasi ilang beses na nilang ginagawa yun. Ang problema dito, mga kaibigan, hindi lahat ng Pilipino ganyan mag-isip. Hindi lahat ng Pilipino mag-iimbestiga ng ganyan. Kaya mga kaibigan, mga Tabercats, responsibilidad po natin na sabihin po sila yung mga sabihin sa kanila yung katotohanan tulad nito. Kasi sila, maniniwala lang sila sa sinabi ni News 5. Nasabi ni News 5, si Investigate PH daw, ang sabi, hindi raw sapat ang ating kakayahan ng ating hudikatura para protektahan ang karapatang pantao. Eh si, Diyos ko, yung least favorite justice na nga natin yung nagsabi na kayang-kaya nila eh. Diba si Justice Leone nagsulat ng desisyon? Siya yung pinakaayaw nating justice. Pero siya rin mismo ang nagsabi, kayang-kaya namin protektahan ang karapatang pantao dito sa Pilipinas. Responsibilidad na ngayon natin ngayon, mga kaibigan, na ikalat yung katotohanan. Kung hindi nyo po kayang i-explain po ng ganito, i-share nyo na lang po yung video na i-upload ko bukas. Wala akong problema dun. Sana panoorin po nila. Actually, pinaplano ko pa nga pong gumawa ng mga mas maliliit pa na videos eh, para yung pang-share lang talaga. One of these days maybe. Pero mga kaibigan, obviously, dahil po election time na eh. Election time na. Kailangan po mag-ingay nitong mga politiko na to, itong mga makakaliwang grupo, itong mga dilawan. Naglabasa na nga yung mga troll nila eh. Naglabasa na yung mga strategy nila para magmukha silang kawawa. Para magmukhang biktima, magmukhang may pinaglalaban. Edgardo Benito, ang bilis ng mata mo ha. Tanga pati nga. Kaya na, ayaw nga na stop investigate PH. Good job. Ayos yan, gusto ko yan. Ganun kasi yon mga kaibigan. My goodness. Ito na yun eh. Nandun na tayo sa period ng ating history. Nag-uumpisa na. Yung propaganda, nag-uumpisa. Tumatakbo na yung makinarya ng mga dilaw, makinarya ng mga pula. Ito na yun. Nag-uumpisa na siya. At hindi pa to titigil. Kahapon, pinag-uusapan natin si Flag, yung kay Chel Jokno, yung fake news nila. Ito yung pangalawa. Second day in a row. Bukas, ano na naman kaya? Bukas, ano naman kaya pag-uusapan natin pagdating dyan? Kaya mga kaibigan, responsibilidad na po natin ngayon yan na itama yung maling sinasabi ng traditional media tulad nito ni News 5, Diyos ko. Tulad nito ni News 5. Obvious na obvious yun, mga kaibigan. Mali. Maling-mali yung ginawa ni News 5 doon. Tapos yung PCOO natin, de 4 lang. Pamali-mali lang ng ano, ng pagta-type sa tweet. Diyos ko. Hindi nyo man lang kontrahin to. Hindi nyo man lang kontrahin yung narrative. My goodness. Mga kaibigan, sa 2022 elections, ang mangyayari po dito, ang labanan po dito, hindi siguro sa ibang parte ng Pilipinas, madugo pa rin yung magiging labanan. May mga barilan, may mga ganyan-ganyan. Pero mas magiging madugo po yung labanan sa propaganda. Yun po ang magiging madugo dyan. At ang maglalaban po dito, mga kaibigan, ay ang traditional media.
ang mainstream media versus social media. Kaya kailangan po namin kayo, mga kaibigan. Kailangan po namin ng inyong full support. Lalo na ngayon. Kailangan po namin ng inyong full support. Dahil hindi po magiging madugo po itong labanan na to. At kailangan po namin ng inyong support para mailaban natin ang maayos to. In any way, shape or form po, no? Pwedeng pa sa pag-share ng videos. Pwede, yun lang po, no? Para po sa akin, that's the least we can do, no? I-share na lang po natin yung mga videos. Lalo na po yung mga nagsishare ng mga tamang laman, yung tamang content. Hindi lang po ako, no? Pati yung mga ibang vloggers dyan na sa palagay nyo ay nagsishare ng tamang content o nagsasabi ng katotohanan. Hindi lang po ako. Marami po dyan. Marami po nagsasabi ng katotohanan dyan. Pero it's about time. It's about time, no? Nag-uumpisa na yung gera. Nag-uumpisa na pa yung labanan. Pero matagal nang tumatakbo ang gera pero nag-uumpisa na yung labanan. Eto na. Eto na. Andito na tayo sa punto na yun. Mapapalaban tayo naman. Kailangan pumayat, mapapalaban tayo. Ay, nako. Ayan. Bago tayo matapos, no? Usually, 1 o'clock tayo natatapos, no? Pero, agree ako, Marilyn Mariano, all the way for the better Philippines. Thank you very much, no? Thank you very much po sa inyong support. Ayan po, no? So, mga kaibigan po, kung first time nyo po sa aking channel or kung hindi nyo po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button nyo sa baba. Pa-click na rin po yung notification bell, ang like at ang share buttons po. At huwag nyo po nga kalimutan i-follow ako sa aking mga social media accounts na dyan po sa baba. Facebook, Twitter, Instagram, Laika and Big Kiss. Hanapin nyo lang po ako using the username Coach Jarrett. So sa mga kaibigan po nating OFWs at mga nagtatrabaho abroad, God bless your work and I pray that it will be productive. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest and may your tomorrow be as beautiful as today. BJ Cans, shoutout sa'yo. At I'll see you all tomorrow 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone, see you all tomorrow.